Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong hindi madali ang sumunod sa Diyos. Hindi madaling sundan ang mga yapak ni Jesus Nazareno dahil nangangailangan ito ng ibayong paghahanda at pagsasakripisyo. Magbigay na lang po ako ng halimbawa kayong mga dipoto na nagsisimba sa mga oras na ito. Di po ba napakaraming paghahanda ang ginawa na ninyo? Yung iba sa inyo, gumising pa talaga ng napakaaga. Alam po ninyo, no, marami akong mga nakausap na mga kapatid at kadiboto natin na nagsisimba sa oras ng alas 9. Napag-alaman ko, marami sa inyo dito galing pa sa iba't ibang lugar at probinsya. May mga galing sa inyo sa Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Quezon Province at maging sa Nueva Ecija. Sa tuwing araw ng Biyernes, pumupunta dito sa loob ng Quiapo Church upang ipagpatuloy ang kanilang debosyon. Hindi lamang yan, yung iba sa inyo naghahanda pa talaga ng todo sa paanong paraan, yung iba nagbabaon pa ng pagkain, ano? Para sa daan, may kinakain. Yung iba nga sa inyo dito, kung mapapansin ninyo, mga senior citizen pa. At alam naman natin yung iba, mahirap na silang kumilos. Kaya dobling oras ang pagpuporsige nila para lamang makapagsimba dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung tutuusin, mahirap gumising sa umaga. Mahirap magbiyahe, lalo na't kung maulan. Yung iba nga, dumidiskarte pa ng pamasahe. May mga pagkakataon na uubusan ng pera at kailangang manghiram o manghingi para lamang may pamasahe papunta sa simbahan ng Quiapo Church. Lahat ng ito, gaano man kahirap, hindi natin alintana sapagkat mahal na mahal natin si Jesus Nazareno. Pero gaano man natin kamahal si Jesus Nazareno, siya ang unang nagmahal sa ating lahat. Kaya naman, nakakasiguro ako, naramdam ng bawat isa ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kapatid at kadiboto nating nakadama ng pagmamahal ni Jesus Nazareno? Kaya nga gaano man kahirap, alam natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Uulitin ko po, gaano man kahirap pumunta sa Quiapo Church, gaano man kainit, yung iba pumipila pa ng napakahaba, yung iba nasa labas pa ng simbahan, minsan tirik na tirik ang araw, anuman ang karanasan natin, alam natin na ang paglilingkod natin sa Diyos ang siyang magbibigay kulay at katuturan
sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin hindi tayo nag-iisa. Kasama nating lagi si Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng pinakamalakas? Ang mga kadiboto nating kailanman hindi pinabayaan ni Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, may habilin si Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Anong sabi niya? Mag-ingat ang bawat isa sapagkat may mga tao na magkakanulo sa atin bilang kanyang mga alagad. Magkakanulo hanggang sa hukuman at hahagupitin hanggang sa sinagoga. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Nazareno, tayong kanyang makaalagad, dapat nakahandang iharap sa mga gobernador, mga hari. At anong sabi niya? Magpapatotoo tayo sa harap ng mga hintil o mga hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, anumang maging karanasan ng mga disipulo ni Jesus Nazareno sa kanilang pagmimisyon, dapat alam nila sa kanilang puso na laging naroroon si Jesus Nazareno. Dahil anong sinabi? Bahagi ng pagmimisyon o pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang mga pagkakataon na tayo ay hindi tatanggapin ng mga tao. May mga pagkakataong hindi makikinig sila sa ating mga sinasabi. Maaaring yung iba sa atin, dakipin, usigin, litisin at ipabalanggo dahil sa ating pananampalataya. At alam ko naman, wala ni isa sa atin ang gustong makaranas ng mga ganong pangyayari. Subalit, ang mga nabanggit kong ito, bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. At makakaasa naman tayo sa Jesus Nazareno ang nagsabi, kapag dumating ang mga sandaling iyon, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa, sapagkat ang Espiritu ng Diyos Ama ang siyang kikilos at magtatanggol sa ating lahat. Kaya nga yung iba, ang katanungan lagi, Father, pwede lang bang mag-serve na lang at huwag nang makaranas ng mga ganong pangyayari? Pwede bang simple na lang maglingkod at hindi na namin maranasan na hindi kami tinatanggap at hindi pinakikinggan ng ibang tao? Simple ang sagot, hindi, sapagkat bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang tinatawag na mga krus sa ating balikat o ating mga pasanin. Bahagi ng pagiging alagad ang mga pag-uusig at mga hamon sa buhay. Bakit? Ito kasi ang napakagandang pagkakataon upang ipamalas sa buong mundo na tayong lahat tunay na saksi ng pag-ibig at kagalingang hatid ni Jesus Nazareno. Anong ibig sabihin nito? Sa mga pagkakataon po na nararanasan at makakadama tayo na para bang kinukutya tayo ng ating kapitbahay, nililibak tayo mismong ng ating mga kamag-anak na may mga pagkakataong hindi tayo pinakikinggan ng ating mga kapitbahay dahil sa ating pananampalataya at pananalig. Muli, sabi ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot. Ito ang mabisang pagkakataon upang ipadamo mo sa mga taong ito na may totoong Diyos. Isang Diyos na sa atin ay hindi nang iiwan. Kaya nga nang dahil sa ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos,
hindi tayo makikipaglaban ng marahas nang dahil sa Diyos, pipiliin nating maging mabuti at mapagbigay kahit ang ibang tao madamot minsan at hindi mabuti sa atin. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, tayo ay laging magpapakumbaba kahit hindi nila tayo ginagawa ng magaganda. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, tayo ay lalaging papanig sa tama. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, handa nating ibigay ang ating sarili sa ngalan ng paglilingkod, sa ngalan ng katotohanan, at sa ngalan ng kabutihan. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, pipiliin natin ang magpatawad kaysa maghiganti. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tayo ay mabuhay sa kabanalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, bahagi ng ating buhay ang krus. Huwag tayong matakot sa mga krus na ito, sapagkat ang krus sa ating balikat ay tanda ng ating pakikipag-isa sa mga sakripisyo at hirap na tiniis ni Jesus Nazareno. Kung walang krus, wala rin tayong kaligtasan. Kung walang krus, hindi tayo maaaring makilala na mga tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Kagaya nga ng ginawa ng ating Panginoon, tahimik nating pasanin ang ating mga krus. Tahimik nating damhin ang mga pag-uusig na ating nararanasan, sapagkat kung tayo ay pagod, mahina at hirap na, aalalayan, sasamahan, tutulungan at papasanin ni Jesus Nazareno ang lahat ng krus na ating dinadala sa buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.